Alright guys, welcome to my channel, Gummy Clip PH. And today, yes today guys, so ayan, dito tayo sa event natin sa ating Plants vs. Undead, kung saan malapit na tayo magkaroon ng isang permanent plant. Okay guys, yung permanent plant guys, hindi siya yung sunflower sapling, sunflower mama. Ito talaga guys is permanent plant wherein hindi talaga siya mawawala. Kasi guys, pag itong sunflower mama at saka itong sunflower sapling guys, may ano lang sila. So after certain days, mawawala sila. Pero kapag nagka-permanent plant kayo guys, ang kailangan nyo na lang is magtanim ng magbuy ng pot, okay? At kung ano yung LE na ma-earn niya on that certain period, okay? So katulad nito sa sunflower mama, magbibigay siya ng 6850 LE after 144 hours. So may 47 hours remaining na lang tayo. So kung walang magtapos siyang mag-cool down at walang crow na dumating, makukuha natin yan ng 850 LE. Wherein, pag kinonvert mo ngayon guys, tignan natin ha. Ang conversion ng LE to PVU is, wala. So PVU to LE guys, nasa ngayon kasi hindi tayo pwede mag-withdraw or mag-convert kasi parang ayun na yung lock-in period. So last time 100 LE is equivalent to 1 PVU. Okay? So yun yung pwede mo makuha dito. Pero ngayon kasi nilimit nila yung pag-withdraw. Nagre-record ba tayo? Yes. Okay? So nilimit nila yung pag-withdraw at nagbigay sila ng event kung saan pwede kayong makakuha ng certain amount of saplings depende sa number of dilig o yung dilig na sinasabi ko is ito guys, magdidilig ka lang at maka-claim mo na yung mga yan. Ayan. Yeah, actually na-claim ko na siya kanina. Nakakuha na ako ng total yan 81 saplings guys. Okay, sunflower saplings. Kapag naka 100 ka niyan guys, mako-convert niyo yan to one seed. Yung one seed na yun guys, pag tinanim nyo, magiging permanent plant yun. Okay? So, yung mga permanent plant natin, guys, pwede siya mag-generate ng... So, again, guys, ang permanent plant, hindi na siya nawawala. Unlike sunflower sapling, na pag na-reach yung certain period, re-remove mo na siya. Okay? Yung sunflower, yung permanent plant, kailangan mo lang ng pot. Yung pot na lang yung mag-expire doon. So, kailangan mo lang siyang diligan. Kailangan mo lang siyang bantayan laban sa mga crows. So, ganun siya. Okay? Okay, so after certain, ayan, katulad na ito, pag permanent plant guys yung nakuha natin, katulad yan, 800, after 144 hours kasi, itong sunflower mawawala. Okay, yung plant guys, yung permanent plant, hindi. Ang mag-expire lang dyan is yung itong mga pots nyo. So yung pots guys, dito siya makikita. So ito, katulad na ito, small pot, 10 days lang siya. Yung big pot is 30 days. So, you just need to buy big pot, then itanim nyo yun, and then after certain period of time, bawa, nakakuha kayo ng mura. Okay, so, sa common lang tayo, kasi huwag tayo ma-expect ng maganda yung ibibigay, sobrang taas ang ibibigay ni Plants vs. Undead na plant. For example, ito, 1657 LE after what, 312 hours. Okay, so, kung bawa, walang crow, nadiligan nyo siya, okay, makukuha nyo ng full yung 1657 LE. Equivalent sa 1657 LE is 16 PVU. Okay? So, pag in-open nila yung withdrawal, sa ngayon kasi nilock nila guys, kasi nga masyadong na-abuse last time na parang nagtanim wala sunflower, withdraw ka na agad. So, hindi nag-nurture yung market or yung game. So, kumbaga parang ano lang talaga, naging gatasan lang for the short term period. So the devs decided to magkaroon ng lock-in, okay? At sakala nila i-open kapag naging okay na yung flow ng market. So makaka-withdraw ka na lang guys ng LE to PVU, maka-convert ka at mawi-withdraw mo yung 5 PV yung PVU papunta sa inyong MetaMask with 5% tax. Okay? Kapag meron ka ng permanent plant. So, kaya sila nagbigay ng event
na pagdidilig. Sa ngayon kasi may mga timer to. So hindi ko na nalagin kanina sa MetaMask. Nadiligan ko na siya. Okay. And dilig-dilig na yan. And guys, pag na-reach niya yung 50,000, 50 million amount of dilig, threshold yan guys ha, makukuha rin natin itong 6 na parang ano nila, giveaway. So currently, meron na tayong 81 saplings guys. So take note of that ha. 81. So I just need another 19 saplings para makakuha ng seed at mag-grow papunta sa isang permanent plant guys, okay? Yung permanent guys, permanent plant tanim mo lang 'yon, diligan. Pwede ka na maka-convert to at matapos yung kanyang timer, pwede mo na ma-convert papunta sa LE2 PVU and PVU with a 5% tax to sa inyong MetaMask. Okay, so kung anong amount ng PVU guys, syempre magdedepende pa rin sa market. Again, profitable ba? Yes, in the long run. So again, guys, tandaan nyo lagi sa mga NFT games, kaya bumababa eh. Kumbaga kaya nagkakaroon ng problem is gusto ng karamihan. Though syempre ako gusto ko rin naman one day or ilang araw lang ROI ka na. Wherein pag tinignan mo yung structure ng laro at saka yung economics niya, yun din yung nagiging isang reason kung bakit bumabagsak yung game. Like Crypto Blades, kung mapapansin nyo, diba? Sobrang taas ng earnings noon before, pero ngayon, nasa ano siya. So, yun yung mga devs ngayon sa Dragonary, dito sa PVU, at saka sa ibang NFT games na still nagkakaroon pa rin, even Axie Infinity, guys. Ayan, kinokontrol din nila syempre. Hindi naman basta-basta kumbaga isang one day millionaire guys. So siguro naman nag-gets niyo yung explanation ko, no. So let's make the game healthy, the economics healthy para mag-sustain din yung laro. Kasi kapag hindi natin sinustain, ay pare-parehas tayong mawawala, lalo na yung mga bagong pasok pa lang. Kasi syempre ngayon pa lang sila nag-iinvest tapos biglang mawawala yung laro. Edi wala na, lugi na talaga sila. Sila yung nagiging apektado. Okay, so kung gusto nating maging matagal yung laro, this is my own opinion guys. I don't know what's your opinion. Syempre gusto lang natin lahat, diba, dito kumita, nagpa-factor, nagpa-passive income. Pero tandaan nyo guys, yung NFT games, huwag nyong iasa agad na parang yun na yung magiging full-time job nyo. Kasi again, tignan nyo yung diba, yung pinakasikat natin, yung Axie Infinity guys. Sa sobrang dami nag-withdraw ng SLP, diba, nag-boom yung value ng SLP. So, sobrang dami na nag-withdraw. Pababa siya ng pababa. Okay? Though, alam naman natin na makaka-bounce back si Axie Infinity. Pero, yun nga. We need to maintain din. Kasi, alam nyo naman, guys, no, kapag maraming naka-hold ng mga tokens, at maraming, tawag dito, kumbaga nag-hold, maraming nag-i-invest, tapos hindi nag-withdraw sa game or sa ng token, mas mataas yung chance na tumaas yung value. Unlike kapag withdraw tayo ng withdraw, syempre nauubos, dumadami yung supply, buwababa yung value. Okay, so that's my 2 cents regarding dito sa PVU. Again, tignan natin kapag nakakuha na tayo ng permanent plant, hoping din syempre. Okay, so again, invest what you're willing to lose or yung risk nyo lang, yung manageable sa tingin nyo. Okay, again, wag yung 100,000 bahay at lupa nyo. Kung may extra kayong budget, that's good. Pwede nyo i-invest. Pero don't expect na 1 day, 2 days ROI. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching. And I hope may nagkuha kayo kahit konti. Okay, isang ngayon kasi guys, maraming batch na to. 8 batches na naman. So kaya ako nag-video ngayon. Though hindi nakikita nyo, hindi nakalagin. Kasi matatapos na yung turn ko. So in-off ko to. And then I need to re-login again. Okay, so yan, currently nagtanim tayo, may tanim tayo, 1, 2, 3, 4, 5 saplings with 250 after 72 hours. So, we have 250, 1,250 pag na-withdraw natin to lahat, plus the 850 coming from our sunflower mama. Okay, so again, kailangan walang crow guys, so kaya hanggat turn nyo guys, try to check this one para walang crow. Kasi yung crow guys, papahintuin niya yung pag-gain ng LE. Pero
nauubusan kayo ng time. So, kabawa, may crow na dumating dito sa ating, ito, saan ba yung malapit na? Okay. Sige, ito na lang. Pag may crow na kumapit dyan, at for example, the remaining 27 hours, hindi natin natanggal, ire-ratio and proportion nila yung 250 LE. At kung ano yung proportion na yon, yun lang yung makukuha nyong LE at the end of the, eto, pag na-harvest nyo na siya. Alright guys, so yun lang guys. Thank you for watching. So pasensya na, naka-phone tayo ngayon kasi dito ko lang ino-open yung account ko ng PVU. Medyo nag-iingat-ingat lang tayo kasi maraming nababandit sa Plants vs. Undead. Though alam ko, na-try ko naman ito i-open doon sa desktop. So yun lang guys, thank you for watching and I hope you like my video. Your thoughts again is open, so kindly comment down below. Kung may question kayo na kaya nating sagutin, syempre, just comment down and we will try to liwanagin ang inyong mga pag-iisip. No? So again guys, thank you for watching and maraming salamat sa mga nanonood, sa mga watchers natin, sa subscribers. And then kung hindi ka pa nakasubscribe, kung interested ka, feel free to subscribe. And yun, shout out sa mga tropa natin dyan. Bye-bye!